ang araw natin po kasi ako hindi makatulog. Ano pong kwansa? Nararamdaman niyo? Ba't di kayo makatulog? Marami po akong iniisip. Sige sir, ano pong kwan po? Meron pong ininom na gamot? Kwan po, high blood po meron po? Diabetic po. Sir, meron pong pasyente, sir, hindi daw po makatulog. Wala po siyang high blood, walang diabetes, at saka walang ininom na gamot. Sige, bigyan mo na lang ng number ng DCFM OPD at nung top declaration form. Okay. Okay, sir, ano pong name nyo? Martin Santos, sir. Ilang taon na kayo, sir? 25. Saan po kayo nakatira, sir? Sa San Fernando City, La Union. Sir, mag-temp na lang po kayo. Temperature po dyan. Sir, may ubo po ba? Wala, sir. Wala. Hirap sa paghinga po? Wala, hindi. Sipon? Wala. Pananakit ng lalamunan? Wala din. Okay po. Sir, may kasama po? Meron po. Ano pong pangalan at saka edad tapos temperature po? Ana Cruz po, 25. 35.3. Okay. Ito na lang po, sir. Sir, ako yung si Job Joyce. Kung anong loko lang kayo ng right hand size, baka kayo tignan ng doktor, ha? Sir, what 61 to? Napagod po ba kayo o ano yung kinakabahan? Kinakabahan ako kasi first time kong magpa-check up sa malaking hospital. Sige po. Pahinga ko muna kayo sa glitzo habang i-refer ka namin kay Doc Nee. Thank you, sir. Good morning, Doc. Doc, referring patient Santos with a chief complaint of insomnia. Stay with stable vital signs, sir. Sir, ma'am, pasok na po kayo. Okay. Thank you so much. My name is Dr. Suliastay and I'm a resident of the Department of Community and Family Medicine. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. Okay naman. Okay, gusto ko po sanang malaman ang rason ng inyong pagpunta dito sa ating clinic. Ano po kasi, Doc? Bali, ganito po kasi. Ano, Doc? Kasi... Sige, sir, no? Ma'am, napapansin ko na ang balisa si Sir Santos. Maaari po ba na mabigyan nyo kami muna ng pribadong oras para ma-interview po siya ng personal? Okay lang po ba yun? Sige po, Doc. Mag-antay na. Sige. Thank you so much, ma'am. Okay, Sir, no? Sir, napapansin ko na parang nababalisa kayo kanina. Ngunit kailangan ko pong malaman, no, yung totoong rason kung bakit po kayo napapunta sa ating clinic. Opo. Bali, ano kasi, Doc, nababahala ako. Biglang may tumubo na lang sa maselang parte ng katawan ko. Mm-hmm. Parang butlig-butlig, Doc. Parang butlig-butlig yung tubo. Okay. Ano pa po yung inyong nararamdaman? Ibang mga sintomas na inyong nararamdaman aside sa mga butlig-butlig sa maselang bahagi ng inyong katawan? Bali, nilalagnat po ako. Nilalagnat kayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Hindi ako makatulog sa gabi sa kakaisip. Ilang araw na po ito. Okay, sir, no? Aside sa mga sintomas at sa mga nararamdaman ninyo, meron pa po ba kayong iba pang mga concerns tungkol sa inyong karamdaman? Wala naman na, Doc. Yun na lang na bigla-bigla na lang lumabas yung mga butlig-butlig. At hindi po ba kayo parang nababahala tungkol sa inyong karamdaman na it might also affect, no, yung inyong relasyon din? Ayun nga, Doc. Nahihiya akong sabihin kay Ana kasi baka kung anong isipin niya.
Girlfriend ko po. Ano po ba yung kinababahala nyo na pwedeng maisip ng inyong girlfriend? Ano kasi, Doc, hindi niya alam. May nangyari kasi nung nakaraang linggo. Sa tingin ko kasi yun yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Doc. Get a room. Go get a room. Ano, upukuloy ba tayo? Magte-teleterya na lang. Ano na? Examination doon sa sinasabi niyong tumugong butlig-butlig sa maselang bahagi ng inyong katawan. Mr. Santos, pinalulukot po pero iniisip ko po na meron kayong genital herpes. Ang genital herpes, isa po itong kondisyon na ang sanhi ay isang virus in which nakukuha po ito sa pakikipagtalik, no, sa taong may ganito ding kondisyon. So guys, isang beses lang naman ako nakapag one night stand, tapos ganito agad yung mangyayari sa akin. Mr. Santos, gusto ko lang sanang karunin mo at mukha talaga kayong natatakot sa inyong kondisyon. Maaaring itong sabihin sa akin, sir. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nalaman to ni Anna, yung girlfriend ko. Tapos yung doktor na pinuntahan ko, sabi niya hindi na daw mawawala to. Babalik at babalik pa rin. Ano na lang ang gagawin ko? Mr. Santos, huminaan ko muna tayo, sir. Sir, pag-usapan natin ang maayos. Magsuot kayo ng face mask. Sir. Tapos yung gamot, ang mahal-mahal daw ng gamot. Ano pang bibili namin doon? Ano na lang ang gagawin? Pag nalaman ito ni Anna, iiwalayan niya ako. Ang tangatang ako. Alam ko po na nahihirapan kayo sa inyong sitwasyon ngayon. Matatakot kayo na malaman ni Anna ang inyong kondisyon. Baka ito'y kagagalit niya. Isipin niya na hindi kayo naging faithful sa kanya. Nagpakonsulta din kayo sa inyong doktor.
at sinabi na yung treatment no sa ganitong kasing sakit na hindi nawawala-wala or pwedeng mag-recur kapag bumaba ang immune system ay nakakabahala sa inyo. Mahal at ang mahal ng gamot para sa gamutan ng inyong kondisyon. Tama po ba ang aking pagkakaintindi, Mr. Santos? Yes po ba? Mamay, sige po, habasin po. Mag-ana, pinatawa po po nga kayo kasi gusto ko po sana din kayong kakausap kasama si Mr. Santos. Okay? Mr. Santos, okay lang po ba na masabi ko kay Ma'am Ana inyong kondisyon? Ma'am Ana, si Mr. Santos po ay nagkaroon po siya ng mga buti-buti sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Base po sa aking examination, tsaka sa resulta ng kanyang laboratory test, ay meron po siyang genital herpes. Ano po yung genital herpes? Ang genital herpes po, Ma'am Ana, ito po ay caused by a virus. Ang tawag natin dito ay herpes simplex virus type 2. Kapag na-infect po yung isang tao ng herpes simplex virus or herpes virus type 2, magkakaroon po siya ng pagbubutlig, no? Or butlig-butlig sa kanyang maselang bahagi ng kanyang katawan. And this is a sexually transmitted infection. Ibig sabihin, nakukuha po ito kapag nakipagtabik yung isang tao sa tao may ganito ding kondisyon. Ano? Paano mo ito nakuha, ha? Tumingin ka sa akin! Sa party, Ana! Nung nakarang linggo! Sa party? Sorry! Martin, I was there for God's sake! Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Sorry! Saan ako nagkulang? Ah, grabe ka, Martin! Sorry! Sorry, ano mag-usama natin to? Galit po ako sa kanya. Kasi palagi kami magkasama, paano nangyari yun, Doc? Sorry anak, pero doon kung makakapamuhay pa ba kami ng normal kahit ganito yung sitwasyon ko? Ma'am, makakapamuhay pa rin naman po kayo ng normal doon, ma'am. Tsaka mahal kita, Ana. Mahal kita. Sana patawarin mo na ako, hindi ko sinasadya yung nagawa ko. Ikaw talaga yung mahal ko. Hindi ako masaya sa ginawa mo, Martin. You broke my trust, pero magsisinungaling na ako kung sasabihin kong masaya akong nakikita kang nahihirapan. Kaya kailangan natin pag-usapan ng mga dapat natin gagawin para sa ikaw gagaling mo. Para sa pag-control no, ng outbreaks or pagbalik ng butig-butig, pwede ko po kayong resitahan ng gamot. Now, I am going also to write my cell phone number dito sa Seta. You can call me anytime if you have concerns. And I will also refer you to Dr. Kepler. Okay? Siya yung cellular rep ninyo for follow-up check. Okay? Salamat po, Doc. Maraming salamat po.